nakakalungkot eh. Yan ang inaantay natin. Sana talaga magkaroon ng plano si Marcos patungkol ho dito sa war on drugs. At sana talaga ipagpatuloy niya kung gaano kalupit. Alam niyo kung gaano kalupit si Pangulong Duterte sa war on drugs. Ultimong si Danao. Kilala niyo si Danao, di ba? Si Danao, eh, napakatapang niya, napakasiga niyan. Pero siya ay nagsalita dun sa Duterte legacy, napaiyak na ho siya. Dahil sa, siguro talagang first time magkaroon ng tatay. Sabi niya nga, eh, tatay ang tawag niya kay Pangulong Duterte. Nagkaroon ng tatay ang mga kapulisan. Kasi alam nyo, for a longest time, itong mga kapulisan na ito, yung mga matitino ha, eh parang na-overpower sila ng mga bayad o mga kartel, drug kartel sa loob ng gobyerno, kaya hindi yung sila makapalag, di ba? For a longest time, ganun ang nangyayari ho sa PNP. Pero dahil kay Pangulong Duterte, naibalik yung dangal, ha? True Danao. Hindi, di ba? Kaya nga, ito, panoorin nyo ito, ha, si Danao, ha? Kung ano yung sinabi niya kay Pangulong Duterte. Third, that the president, now that the president is end of his terms, you know, in behalf of all the uniformed personnel of PNP, ano po ang gusto nyo mensahe ipaabot sa kanya? Unang-una po sa atin pong pinakatatay, Maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Ninyo po kami pinabayaan. Lalo na po sa akin. So, lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Asahan po ninyo ng inyong kapulisan na iya mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men, officers, men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po, Tay, sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP. Porta sa kanila sa lahat ng bagay, lalo na ho sa laban ho sa mga kartel, ha, sa mga mafia ho sa, oh, sa loob ng gobyerno, nagpapasalamat ho siya. Pangalawa siguro, naiyak na rin siya kasi kung ano na kaya mangyayari. Hindi totoo. Alam mo, naisip ko yun. Na siguro kaya naiiyak to, sinasabi niya paano na ito, ano na mangyayari sa atin. Oh, come on, man. Di ba? Hindi kasi, whether you like it or not, si Pangulong Duterte talaga extraordinary pagdating sa laban sa droga. Extraordinary kung paano niya sinuporta ng kapulisan natin. Ha? Parang hindi maramdaman siguro ngayon. Sa tingin ko lang, ha, parang mararamdaman kaya natin. Susuportahan tayo, lalo na may issue, di ba? Paano na? Basta ganito na lang. Merong nagsabi sa akin nung dati, basta hindi ko na lang kikwento kung sino, sabi niya. Mark Joseph Deport, salamat po. Sabi niya, paano susundin? Ay, may punto. Paano sundin yan ng kapulisan? Kung siya nga mismo,
Yung sabi sa akin, ganun, sabi ko, hindi nga talaga. Napaganun ako nung sinanong narinig ko yan. Paano sundin niya ng kapulisan kung siya nga may ano, may issue dyan? Sabi ko, oo nga naman, ano. Tiwala lang. Hindi, basta ito lang masasabi ko dyan. Pag ho, lumala ang sitwasyon sa krimen, ha? Maging ito man, tungkol ho sa o saan man, sigurado punot dulo nito. Malalaman naman natin yan, magkakaroon ng statistic yan. Ha? Kung aangat ba ang krimen o hindi ba bababa ang krimen, malalaman natin yan. Ha? So, ewan ko na lang kung ano mangyayari. Basta for now, tiwala lang muna siguro. Ako kaya nga, alam mo, ito na lang sa akin eh. Sana lang talaga, kung hindi man siya ganun ka hindi ko naman sinasabing pabaya si ano, ha, si Marcos, hindi pa naman siya nauupo eh. Pero kung hindi niya po prioridad ang war on drugs, baka naman sana ilagay na lang niya siguro yung mga tao na makakatulong, di ba? I mean, pwede naman talagang ganun eh. Kung hindi mo, wala sa puso mo yun, wala tayo magagawa. Pero baka naman pwedeng maglagay ka na lang ng mga taong makakatulong sa laban dyan sa ano na yan, sa, di ba, sa war on drugs. Ewan ko. Pag-aaralan pa daw. I-re-research pa. Pambihira, oh. Ay, nako. Ako nga, sana nga, dapat ang nilagay na lang sa ano eh. Ako ah, ako talaga sana ang nilagay, kung gusto talagang seryoso siya, sana ang nilagay na lang sa ano, sa DILG, si Mayor Sara Duterte, di ba? Sana kung yung ganun na lang ang ginawa, mas maganda pa. Oh, kasi ang DILG ko kasi ang nasa ilalim niya ng PNP. Sana yun na lang, no? Nilagay niya yung ano, yung campaign manager niya. Anong alam nun? Oh. Dating ano, may hawak ng Mandaluyong. Safety ba ang Mandaluyong? Hindi, di ba? Sana, hindi. Ako ah, yun lang eh. Parang sana, yung sinasabi nilang maglalagay tayo ng professional. Ako sa totoo lang, doon ako medyo nung si Abalos ang nilagay sa DILG, medyo napakamot ako ng ulo doon. Kasi sana kung outstanding ang Mandaluyong, ha, na hawak nila, 'di ba? Di okay sana, pero parang di naman eh. Oh, bakit naman 'yun ang ginawa, di ba? Ewan ko lang. Ewan ko ba talaga. Minsan, pagbayad utang, mahirap talaga.